kami ngayon sa palengke. Mamimili kami ng mga gulay. Magkano kaya aabutin? Magpapamura ba kami? Channel again. It's me, Mami Pin. So, since nandito tayo sa Baguio, okay, since busy yung mga budget sa playground, isishare ko ulit sa inyo itong nagagagawa ko. So, hindi. Since dito kami ngayon sa Baguio, naisipan ko na dito na lang ako bibili ng mga sasahugin ko or isasahug ko sa mga ihahanda namin ngayong New Year. So, naisipan mo kasi at naalala ko na mas mura dito yung mga carrots, yung mga gulay-gulay na pwede natin magamit sa ipaghahanda natin. So, ihahanda natin yung New Year. So, ito na nga guys. Kanina galing kaming palengke dun sa baba na session room. So, sa hilltop na room. Ito sa market. Yan na sa babae ng session room. So, since nandito kami sa SM naka-stay, so medyo kahit lakarin mo, malapit na. So, ito guys, kung pupunta kayo dito sa Baguio, sa market ng Baguio, at bibili kayo ng mga gulay, ang tip ko sa inyo, bumaba kayo dun mismo sa may, di ba yung palengke nila, dun sa bagsakan ng mga gulay yan. Kasi dun talaga ang mga murang gulay na binibenta nila, yung bagsakan. So, ito na nga guys, i-share ko sa inyo itong mga pinamili ko. So, umpisahan ko dito sa broccoli. Yes, bumili ako ng broccoli kasi favorito ni Jorjito ko. So, lagi ako nagluluto ng chop suey. Yan. So, ito guys, ang broccoli is ilang kilo to? So, actually kanina nilista ko na para hindi ko makalimutan. So, ang broccoli 2 kilos. 2 kilo po ito. Nabili ko po ito sa halagang 55 per kilo. So, itong 2 kilong broccoli, nabili ko lang siya sa 110 pesos. Pero tingnan nyo naman guys, malinis na. So, hindi ko alam kung magkano ngayon ito sa Maynila or sa Cavite itong gulay. Kasi di ba magpapasko? Since magpapasko, so expected na natin mahal ito. So, tingnan nyo guys. Malinis na siya. Wala na siyang mga dahon-dahon. Kaya, maganda talaga yung pagkakilo niya. Kasi diba minsan may mga dahon-dahon pa kasama yung sa kilo. So, ayan siya. Ilang piraso na to? Mahigit 6 na piraso sa 2 kilo. So, 110 pesos lang po itong broccoli. So, so guys ha, isa-isahin ko po yung mga pinamili namin. Medyo marami-rami rin ito ha. Tapos, ito total natin kung magkano ba talaga inabot ng mga pinamili namin. At iku-compare natin to dun sa price sa palengke ng Cavite. Kung saan pa man. Basta, so ito guys, broccoli sa halagang 110 pesos. Ito, lettuce. Kasi pala ko, mahilig kami mag, gumayagaya ng samgyupsal. So, may sarili kami ng recipe nun. So, ito guys. Ang kilo po ng lettuce, yung usual na lettuce na ginagamit sa pang-samgyupsal ito. Diba guys, ang ganda o. Oh, fresh na fresh. Kakapitas lang daw nito kanina, sabi nung nabili namin. So, 3 ganito ito guys, ito. So, ang kilo nito is so na ba yung so na yung hindi ko makita. Okay, lettuce. 1/2 kilo po ito. Ito. So, marami na siya. Kalahating kilo. Ang per kilo po dito ay 160 pesos. So, since kalahating kilo lang ito, so 80 pesos ko lang po siya nabili. Kilo ng bell pepper dito is 160 pesos din. So, ito,
Marami-rami na to. Nasa 1.5 kilo ko siyang nabili. So, 80 pesos ko siyang nabili dito ngayon. So, ganito siya karami kasi, guys, sinasobrahan din nila ng kilo eh. So, di ba? Hindi ka nalugi. Ayun, so, next, tadaan! Baguio beans. So, Baguio beans, alam nyo naman kung saan ito isinasagot. Alam nyo naman sa mga mami, oh. Ilan nyo? Sariwang sariwa. Bagong pitas din daw ito eh. Kasi sobrang gaganda pa nila. So, ang Baguio beans, ang per kilo dito guys, 30 pesos per kilo. So, kalahating kilo ko lang ito nabili. Tingnan nyo kung gaano karami. Sobrang dami. So, nabili ko siya ng 15 pesos. Half kilo. Kasi, so, ito guys, maniwala kayo't sa hindi. 20 pesos ko lang siyang nabili. Ganyan kalaki. In fairness. So, next. Tcharan! Chicharo. Chicharo daw tawag dito eh. So, ginagamit ko to sa, or, alam naman natin kung saan natin to niluluto. Sariwang sariwa kasi, nakita namin ito kabababa lang ng crack. So, chicharo, usually sa chop suey, di ba? Ayan. Mahal to sa atin. Aminin nyo, mahal na, ang mahal nito. 1/4 pa lang, inaabot na ng magkano. So, ito guys, ang per kilo nila sa chicharo dito is 130 per kilo. So, ito, nabili ko ng kalahating kilo. And of course, sinobrahan ng ni ate ulit. Sobra to sa 1.5 kilo. So, nabili ko siya ng 65 pesos. 65 pesos guys. Per kilo po ito. So, ito, 1.5 kilo. Ang lalaki, oh. Parang mukha ko. Sa halagang 30 pesos. Lugi ka pa ba dyan? Diba? Kaya sarap mamili dito, guys. Actually, ito ang ginagawa namin. Pag nandito kami sa kanto, mamimili na ako. So, next! Bumili pala ako celery, guys. Ayan. Kasi pag nagbubulalo ako, nilalagyan ko ng celery. Tara! Maliit lang siya. Nabili ko sa halagang 15 pesos. Ay, di may kamahalan. Hindi ko naitanong magkano ang kilo dito eh. Basta ito guys, 15 pesos. Guys, ito, 2 kilos to. Nabili ko ang keros na ito sa halagang 50 pesos. Tignan nyo kung gano'ng karami ang keros. Ang ganda na rin yan, ang linis-linis. 50 pesos to, 2 kilos. In short, ang per kilo nila is 25 pesos per kilo. Hindi mawawala ang patatas. So, ayan. 2 kilos ko rin nabili. Ito guys, class 8 po. So, ito yung magagandang klase ng patatas nila. So, ang per kilo niya, sige. So, ang per kilo niya is nasa 55 pesos. Kasi magaganda talaga siya. Yan, yung usual na nakikita natin sa palengke. Magaganda siya. So, 55 pesos per kilo to. So, 2 kilo siya. Nabili ko siya ng 110 pesos. Ayan, guys. Patatas, 2 kilos. So, 1 kilo itong kamatis. Ang per kilo po nito dito ngayon is 35 pesos. So, 35 pesos ko itong nabili. Tignan nyo ang dami. Next naman, bumili na ako ng luyang native. So, ito. Luyang native, nasa ano lang ito, mahigit 1.5 kilo lang siya eh. So, nabili ko siya ng, ay hindi, 1.5 kilo lang talaga. 40 pesos. So, 80 pesos ang per kilo niya dito. So, guys, ganito na siya. Nakabigkis na siyang ganito kadami. O, tingnan mo, hindi nga maano ng daliri ko. 20 pesos lang siya. 80 pesos ko lang siya nabili ngayon. Dito, guys. So, tingnan nyo kung gaano karami. Mga tatlong gisahan ko to. Ang laki.
So, 6 na malalaki itong nabili ko. So, 2 kilo siya, guys, ang sayote. Nabili ko siya ng 50 pesos. So, ang per kilo niya is 25 pesos. Malalaki. So nga, guys, so lahat po ito, tinotag ko kanina, inabot lang siya ng 720 pesos. Imagine it!